Yun, click natin yung yes. And then also, hanapin natin. Hi guys! Good morning! So, this is me again, Mommy Marge! So, ngayon guys, is my bago tayong tutorial for this day. So, yung title ng vlog na ito is How to get 0 to 15% tax rate without TIN number. Yun yung ituturo ko. Kasi, alam naman natin ngayon na may bagong rules as a YouTuber. May bagong rules si YP sa lahat-lahat ng mga YouTuber. Ito yung bagong rules niya na kailangan natin na mag-fill up ng form for the tax. And may mga choices yon kung ididedak ba nila 30%, 0%, 15%. And one more thing, need po ng PIN number kasi nga tax. So ngayon is, ang ituturo ko is paano ba tayo makakakuha ng 0 to 15% rate without TIN number. Kasi yan yung experience ko ngayon. Wala akong work, unemployed ako, so wala akong TIN number, wala akong tax binabayaran kasi nga unemployed ako. So ngayon guys, yan ang ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo makakakuha ng 0 to 15% rate sa YouTube. So guys, before we start, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, please don't forget to subscribe, like, and click the bell button. Also, share this video para naman maraming makapag-panood and also ma-update po kayo sa mga darating natin ng mga vlog. So guys, let's start now. So ngayon guys, nandito na tayo sa account natin and manage tax info. Click natin. So para makapag-start tayo, yan. Click natin yung add tax info and syempre magsisign in tayo sa account natin. So enter natin yung password natin. So ngayon magdadirect na tayo sa pipilapan natin. So first is click natin yung individual and next is no kasi hindi tayo taga US and then next, so select natin yung first yung WHBAN and start for the form. So kung wala kang TIN number or unemployed ka, lagay mo ng unemployed. So no need ka na maglagay ng mga number dyan. So next, natin ilagay yung country natin kung saan lang tayo ngayon. So, hanapin natin Philippines. Ayun. Kita ko na. And then, next. Pindutin natin yung next. And, fill up tayo sa mga address natin. So, ibablurred ko lang siya guys kasi important information po siya. Delikado. So next, click natin pagtapos na. Ayun. And then after that, click natin yung yes kung gusto natin makakuha ng 0 to 15 na rate for the tax na kukunin sa account natin. Ayun, click natin yung yes. And then also, hanapin natin yung country kung saan tayo. And then after that, click natin yung box. Ayun, para makakuha tayo ng rate na 0 to 15%. So, make sure na pipiliin nyo is 0% to 15%. Lahat ng makikita nyong box, click lang po. And then after that, yun, yung motion, services, click po natin lahat and piliin po natin yung mga 15% reduced rate only. So, make sure lang po na wag po yung 30% kasi super laki na po nun para sa tax natin. So, after that, pagtapos nyo na pong i-click lahat, click next.
And then, if before po kayo mag-confirm, check nyo po muna lahat ng mga fill up nyo kung tama po ba. Ayun. So, basa-basa din pag may time. And then, after po nun, that time, i-check na po natin yung I confirm. And then, next, pagtapos na, yan, basa ulit kung tama ba. So, after that is, kailangan natin ilagay yung name natin for the signature. Kung sa'yo po yung account, pangalan nyo po yung ilagay. Pag hindi po, ilagay nyo pa rin po yung name nyo. Ayan, so fill up po muna tayo ng name ko. Ginawa ko muna ng blur guys kasi yung information is personal. So yun. Click natin yung yes pag sarili natin yung account. No naman pag hindi. So after that, click na natin yung next pag tapos na po. And then, yun, click natin no. Yun, click po natin yung no. And then, also yung box, click natin. Check natin yung box. After that, click natin yung box. After that, click mo yung una. Kung hindi ka pa naka-receive ng kahit isang sahod sa YouTube. And click mo yung pangalawa kung naka-receive ka na for how many times in YouTube kahit isa lang. Click mo yung pangalawa and also yung box. And then after that, yung submit pagtapos ka ng mag-fill up. Yun. Yan, basahin nyo po muna maigi yung mga information na pinilaap nyo po. Baka mali at hindi po tayo ma-approve. Thank you.